Mag-almusal ka muna bago pumasok, Samantha. Ayokong nalilipasan ka ng gutom. Mahinang sabi nito kaya napupuntong hininga na lang ako at saka nagpunta sa kusina. Malawak na naman ang ngiti ni Ate Lacelle dahil nagtagumpay si Papa na ayain akong mag-almusal. Bakit hindi ka pumunta sa kwarto ko? Hinihintay kaya kita kagabi. Reklamo nito sa akin kaya napapalo ako sa aking sentido. Ay, hala, sorry, nakalimutan ko ate. Tumangulang ito sa akin kaya umayos na ako ng upo. Ako na lang ang pupunta sa kwarto mo mamaya para hindi ka na makatanggi. Ano pa nga bang aasahan ko sa isang Ate Lacelle? Lahat ng gusto niya ay makukuha niya sa kahit anong paraan, sa ayaw at sa gusto mo. Tahimik lang kaming kumakain at hindi nagiimikan. Hindi naman mahirap lumunok ng pagkain pero nararamdaman kong alangan sa pagitan ng bawat isa. Natapos kaming kumain at halos 30 minutes na lang ay magsisimula ng conference para sa Big Boss. Kaya tumayo na ako at nagmamadaling nagpaalam sa kanilang lahat. Mauna na po ko. Salamat po sa almusal. Ibinaling nilang tatlong atensyon nila sa akin at nagtanguan. Sam, tawag pansin sa akin ni Mama kaya napahinto ako at napatingin ako rito. Mag-iingat ka. Payo nito na ikinangiti ko at nila Papa. Tumango ako rito at humalik sa mga pisngi nila. Kaya masaya akong lumabas ng bahay at nagmaneho papunta sa kumpanya. Dumiretso agad ako sa conference room dahil nandoon na lahat ng mga kasamahan ko. Maging ang mga nakatataas sa amin. Tahimik lang ako nagpunta sa tabi ni Janica at Chloe dahil naiilang ako sa mga titig ng ilang mga taong nadaraanan ko. Ano yan, te? Manghang tanong ni Chloe sa akin habang nakatingin, kaya mas lalo akong nailang. Ano bang meron? May butas ba ang suot ko? May ketchup ba ako sa pisngi? Ano ba yon? May dumi ba ako sa mukha? Butas ba ang likod ng damit ko? Kaya gusto ko wala na lang event eh. Mas lumilitaw ang kaputian at kagandahan nitong si Sam kapag nag-aayos. Nakakapanlumot, hindi ako makasungkit ng lalaki. Pairap na sabi ni Jenica kaya natawa ko. Kasalanan ko ba? Gaga, alangan namang maging mukha kong basahan dito. Bakit? May bahala ka sigurong akitin yung Big Boss natin, no? Prank ang sabi ni Chloe kaya pinalo siya ni Jenica sa balikat. Sira ulo ka talaga? Baka may makarinig sa mga pinagsasabi mo at madawit pa kami. Mariing bulong ni Jenica at nagkurutan sila ni Chloe. Napailing na lang ako habang pinapanood ang mga itong mag-away. May I have the attention of everyone? Lahat kami napatingin sa magarbong stage dahil nagsalita sa mic ang aming head. Marami pa itong mga sinasabi, kaya halos lahat ay antukin na. Akala ko pa pa-welcome to sa Big Boss. Bakit ang head lang panay salita? Dumaan ang isa sa katrabaho ko at napatitig ako sa hawak nito bago makalampas sa akin. Naglaway ako at kumalamang aking sikmura, kaya naman napahawak ako rito. May dala itong minatamis na munggo at mainit-init pang ilang piraso ng pandesal. Paano kaya sila nakapuslit ng pagkain? Nakakalabas ba sila? Gusto ko rin nun. Tanong ko sa sarili ngunit naririnig naman ni na Chloe at Jenica. Napanguso na lamang ako habang nakatitig sa kasamahan namin kumakain. Sinong nakakalabas? Ano ulit yung sinasabi mo? Hindi ko narinig ng maayos. Si Chloe kaya umiling-iling na lang ako at bumulong sa kanya. Lalabas muna ako, magbabanyo lang ako sandali. Tumango ang mga ito kaya dali-dali akong tumayo. Kapag nalaman nitong dalawa natatakas ako para kumain sa baba ay baka sumama pa sila. Patay kami kapag nahuli kaming tatlo. Lumilingon ako sa paligid habang papanlapit sa pintuan. Baka may makapansin at maisumbong ako sa head. Mahirap na at baka mapagalitan. Ngiting tagumpay ako nang makalapit ako sa pintuan dahil walang nakapansin. Pero hahawakan ko palang sana ang doorknob nang bigla itong gumalaw at kusang bumukas ang pintuan. Napausod pa ako dahil sa bigla ang pagbukas. Let's all stand up and give a round of applause to warmly welcome the new CEO of the company, Mr. Lance Denver Saavedra. Anunsyo ng head sa likuran ko at naramdaman kong nagsitayuan ang lahat. Habang patuloy ang masigabong palakpakan para sa kararating lamang na boss namin. Nanigas ako sa aking kinatatayuan habang nakatitig sa lalaking nagbukas ng pintuan. Pareho kaming nakatitig sa isa't isa ngunit may ngisi ito sa labi habang ako'y literal na napanganga. Ramdam ko ang mga titig ng lahat ng tao sa loob ng conference room. Pero hindi ko pa rin magawang maglakad paalis sa harapan ng pintuan at padaanin ang lalaking kaharap ko ngayon. What the? Bakit nandito ka? Gulat na tanong ko sa kanya at mas lumawak pang ngisi nito. Humakbang ito papalapit sa akin at saka ibinaba ang kanyang ulo para magkatapat ang mga mukha namin.
How about you, Bellissima? Why are you here? And where do you think you're going? Tanong nito habang nakapamulsa. Kaya naman namumula akong nag-iwas ng tingin dito. Amoy na amoy kong mabangong hininga nito kaya nahiya ako. Baka mamaya amoy panis na laway ng hininga ko dahil sa daming kuda ng head. Ikaw. Nagulat na lang ako dahil hinila ko nina Chloe at Jenica paalis sa harapan ng pintuan. Para na lang akong nagtanggulay na sumunod na lang sa Agos dahil sa pagkabigla. Nakatitig pa rin ito sa akin. Kaya minabuti kong umiwas na lang ng tingin. At pumaunang bumalik sa upuan ko. Nakita ko naman itong binabati at kinakamayan ng mga nakatataas bago umakyat sa stage. Hoy, sira ulo ka, Sam. Ang lupit nun. Manghang sabi ni Jenica habang inaalog ako. Kaagad na mula ang pisngi ko dahil nakatingin pa rin pala ang lahat sa akin. They're glaring at me to be exact. Anong meron sa inyo ni Big Boss? Bakit ganun kayo magtitigan kanina? Ha? Sagot! Sasampalin kita. Si Chloe na panay ang kurot sa akin kaya pinalo kong kamay nito. Nanginginig at nalalamig ang mga kamay ko habang nakatingin sa stage. The heck? Bakit siya nandito? He's my boss? How come a DJ siya sa club? A pleasant morning to everyone. I'm the new CEO of the company. You can call me Sir Denver. I am very glad to meet you all. He said while looking intently at me. I'm doomed. Ano na, Sam? Pabitin ka talaga? Wala ka talagang sasabihin? Hindi ka na talaga iimik hanggang mamaya? Hindi ka magpapaliwanag? Sabik na tanong ni Jenica sa akin habang bumabalik kami sa kanikanyang desk para magsimula ng trabaho. Sumasakit ang ulo ko dahil sa lalaking yun. Bakit ganun kalagkit tumitig sa yung big boss natin, Sam? Nauna ka na bang mangakit? Bakit hindi mo kami inaya? Maramot ka. Show your blessings, dapat tayong tatlo lagi. Si Chloe habang nagwawala sa upuan niya, napayuko naman ako sa desk ko at hindi ko na malaman ang dapat kong unang gawin o kaya sabihin. Sapakin ko na lang kaya mukha ni Chloe para maunawaan yung mga sinasabi niya. Naku, kaya pala palagi kang ganyan kapag pinag-uusapan namin si Big Boss, ha? Kilala mo naman pala kaya ayaw mo ipalandi sa amin ni Chloe. Napatigil bigla sa pagsasalita si Jenica, kaya naman nakahinga ako ng maluwag. Akala ko buong araw na ako nitong bubungangaan. Nakakabingi talagang bibig nilang dalawa. Ay nako, salamat naman at naisipan yung dalawang tumigil sa kakadaldal tungkol sa Big Boss nyo. Ako naman ang natigilan nang makita kung sinong nasa harapan ko. Katulad kanina na pangisi na naman ito dahil sa gulat na reaksyon ko. Bakit ba ako ginugulo nito? Shit naman. Yamot na bulong ko. Bigla na lang itong humila ng isang upuan at umupo sa tapat ko mismo. Napayuko ako dahil sa hiya. Pinanonood na ng lahat ang bawat galaw niya. Kung pwede lang pumasok sa monitor ng computer ay kanina ko pa ginawa. Good afternoon, Sir Denver. How can I help you? Do you need anything? Pagpapapansin ni Brittany na basta na lang sumulpot kung saan. Nakita ko namang napairap ang dalawa dahil dito. Ang bilis, ah. Hayop talaga sa lalaki. I don't need you here. Nakakunot ang noong sabi ni Sir Denver kay Brittany na napa, oh, naman ang mga lukalukang sina Chloe at Jenica. Do you want a drink, sir? Coffee? Tea? Or... I want you to get out of my sight. May otoridad na sabi nito kay Brittany na mulang mukha nito dahil sa pagkapahiya. Tumingin pa ito sa akin saka umirap. Kaya naman pinagtawanan na naman siya nung dalawa. She's embarrassing herself. She deserved it. Nang makaalis na si Brittany, ibinalik ko ang tingin ko sa computer at nagtrabaho na lang. Pero natigil ako nang hilain ni boss ang upuan ko paharap sa kanya. We're so close to each other, to the point that I can freaking smell his breath. I almost forgot how to breathe. I'm so happy I am able to see you again, Bellissima. Nakangiting sabi nito sa akin, at parang naiipit na mga maning napapaimpit ng tili ang dalawang panay nood sa amin. Kaagad naman akong napairap at tinitigan sila ng masama. Nagtatrabaho pa ako. Walang ganang sagot ko rito at napataas ang kilay ko. Nagtatrabaho pa ako, Sir Denver. Mariing pag-uulit ko kaya natawa ito at napailin. This is my company. I want you to talk to me. That's your job for today. May mapanginis na ngiting sabi nito, kaya napapikit ako tsaka huminga ng malalim. What the hell is his problem? I don't want to see him and talk to him after what happened to us. No na no talaga. Unfortunately, tandaan mo Sam, boss mo siya. Huwag na huwag kang magkakamaling sa pakinyang pagmumukha niya. Mawawalan ka ng trabaho at magugutom ka. Okay, sir.
gusto niyo akong makipagkwentuhan sa inyo during working hours? Masusunod po. Sarcastic kong sabi ko. Imbis na makahalatang visit na ako sa kanya, nangalumbaba pa ito at pinakatitigan ako. How are you, Bellissima? Can you please stop calling me Bellissima? It's not my name, sir. I want to call you Bellissima, Caprice. Nakangising sabi nito kaya pilit akong tumawa. At malakas ko itong pinalo sa braso na kunwaring nakikipagbiruan ako sa kanya. Nagulat ito at sumeryoso, kaya tinaasan ko ito ng kilay. Stop pulling around. We're not that close, so stop acting like we are. Hmm? Is that so? We aren't close enough? Sumeryoso rin ito at inilapit na naman ang mukha niya sa akin. Napalayo naman ako, ngunit hinawakan ako nito sa bewang, kaya natigil din ang pag-usod ko. Sobrang lagkit nito kung tumitig kaya namula ang mga pisngi ko. Baka buong mukha na dahil sa pagkailang. Nanonood pa rin sa amin sina Chloe at Jenica, lalo ng mga katrabaho ko. This is so awkward. Does this still look ethical? Samantha will do. Pagsuko ko at sumilay ang ngiti sa labi nito. Bellissima. Samantha, I want to call you Bellissima. What does that mean? Pagsuko ko dahil sumasakit na ang ulo ko sa pangungulit nito. Umiling ito na ipinapahiwatig na ayaw niyang sabihin. Bumuntong hininga na lang ako. Okay, Bellissima na kung Bellissima. Napahawak ito sa batok niya bago umayos ulit ng upo. How are you, Bellissima? I'm perfectly fine. Not until you come here and talk to me like we're close enough. That's good to know. What's wrong if I keep on talking to you? Never mind. Ilang taong ka na rito? Magtatatlong taon na rin this year. Maayos ka naman ba? Alam mo, kung wala kang matinong itatanong, mas mabuting... After what happened between us that night, why did you leave me while I am still sleeping, ha? Huh? Malakas na tanong nito na alam kong gusto niyang iparinig sa mga chismosang sina Chloe at Jenica. Pagsakampangan nilang dalawa sa sahig dahil sa pagkagulat sa sinabi ni Denver. I glared at him. He's making me so mad. Ano bang pinagsasabi mo? Natigilan ako dahil bigla na lang itong lumapit sa akin at dumampi ang labi nito sa labi ko. Saglit lang yun pero higit pa sa sapat para mag-init ang mga pisngi ko at halos imatayin ako. What the heck? Ano bang ginagawa niya? He's clearly doing a public display of affection inside his own company. I think we need a private talk. See you later, Bellissima. At parang wala lang na umalis ito. Tulala ako habang nakahawak sa labi kong ninakawan ito ng halik. Hindi ko na alam ang magiging reaksyon ko. This guy has been making me crazy again. Mariosit ka, Sam? Anong sinasabi ni boss? Anong gabi? Bakit mo siya iniwan? Bakit kanya hinalikan? Magjowa ba kayo? Tanong nina Chloe at Jenica na mas ikinasakit ng ulo ko. Nakatingin din ang mga co-workers namin sa amin at naghihintay ng sagot mula sa akin. Hindi ko alam. Sigaw ko at yumuko na lang ulit sa aking desk. Bad trip naman oh. Sa lahat naman na magiging boss ko, bakit ayun pang ulupong na DJ na yun? Yung taong naka one night stand ko pa talaga? Ang gwapo ni Sir Denver, pucha. Kaso kay Sam na, sayang naman. Gwapo naman eh, baka pwedeng dalawang maging jowa. Itatlo mo na te, isama mo rin ako. At nagtawa na ng mga loko. Basta kalandian, giyang-giyan na tong dalawa. Ano na bang gagawin ko? Simula ngayong araw ay makikita ko ng pagmumukha niya pero lugi pa ba ako? Ang pogi naman talaga niya. Hoy Sam, bukas na yan. Over na overtime natin. Tatlo na lang tayo rito. Hinila ko ni Chloe sa kwelyo kaya napaangat ako sa aking kinauupuan. Halos mapamura ako dahil muntikan pang magulong ginagawa ko sa computer. Pwede naman silang mauna. Bakit nga ba nandito pa rin sila? Bakit ba nandito rin kayo at nag-overtime? Mauna na kayo umuwi. Gusto ko pang tapusin tong ginagawa ko bago umuwi. Nai-stress na sabi ko at saka ginulong buhok ko. Natawa naman ang dalawa sa akin dahil sa inaasta ko. Wala pa namang deadline yung ginagawa mo, Sam. Bakit ba napakasipag mo ngayon? Para kang tanga dyan. Mag-isa ka lang nagtatrabaho. Ani ya Jenica, kaya sinamaan ko siya ng tingin. Ewan ko ba sa sarili ko? Kanina pa masama ang timpla ko at anytime may sasabog na talaga ako. Ante ko, wala nang bayad yung overtime mo. Nagsasayang ka lang ng oras dito. Si Chloe, kaya napatigil din ako at napaisip. Bakit nga ba ako nag-overtime? Hindi naman ako ganun kagipit. Bahala ka nga dyan, uuwi na kami ni Chloe. Makakita ka sana ng multo dyan. Ay wait, speaking of multo, alam niyo ba yung kwento sa banyo ng mga babae dyan?
Itinuro ni Chloe ang comfort room ng mga babae sa kabilang dulo ng hallway. May babaeng umiiyak ang naririnig daw dyan. May naiwan daw kasing janitor para maglinis sa floor na to. Pagpatak daw ng alas 3 ng madaling araw, nag-echo ang iyak ng babae rito sa buong floor kaya naging katakutan yun. Parang gaga naman to. Kung kailan gabi na at saka magkikwento ng mga nakakatakot, tama na nga. Inis na sabi ko at sinave na lang ang ginagawa ko bago patayin ang computer.